Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkalob mong aminawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid,
parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan nang makita ito niyong mga dukha. Sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro. Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa harapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya,
ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa Aba nang magkakanulo sa kaniya. Mabuti pang hindi ipinanganak ang taong iyon. Si Judas na magkakanulo sa kaniya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay nagkakatipon sa tanghaling ito upang ipagdiwang ang banal na misa ngayong tinatawag nating Miyerkules Santo. Isang araw bago tayo pumasok sa pagpapakasakit, pagkamatay, at higit sa lahat ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit mga kapatid, kung kayo po ay dumadalo ng misa nitong mga nakaraang araw, lalong-lalo na po noong Lunes Santo at Martes Santo, nagpapatungkol po ang ating Ebanghelyo sa pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Kung mapapansin po natin ang ating Ebanghelyo kahapon ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Ngayon naman po ay ang Ebanghelyo ay nagmula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Magkaiba man ang nagsulat, magkaiba man ang nagkwento, pero iisa lamang ang nanatiling totoo. At ano po? Si Judas itinatwa si Jesus. At kung merong nagtatwa kay Jesus, marahil kahit siya ay Diyos, alam natin na si Jesus nasaktan. Alam natin si Jesus nahirapan. Bakit? Dahil tandaan natin ang pagtatwa ni Judas ay ginawa niya kay Jesus. At sino ba si Jesus? Si Jesus ang pumili sa kanya bilang siya ay maging parte ng 12 apostoles. Si Jesus ang pumili sa kanya upang siya ang mangalagan ng kanilang kayamanan. Si Jesus ang pumili sa kanya na samahan siya sa lahat ng kanyang pagmimisyon. At nakita ni Judas ang lahat ng mga kababalaghang ginawa ni Jesus. Nakita ni Judas ang pagiging mabuting tao at mabuting Diyos ni Jesus. Pero nasaktan marahil ang Panginoon dahil kung sino pa ang tinuturing niyang malapit sa kanya, yun pa ang magkakanulo sa kanya. Pero mga kapatid, alam natin kung magkano. Sabi sa Ebanghelyo, 30 salaping pilak, 30 pieces of silver. Yun lamang ang halaga ni Jesus para kay Judas. Pero hindi napagtanto ni Judas ang halaga niya sa Panginoon. Hindi napagtanto ni Judas na walang makatutumbas na kahit anong yaman at salapi niya pagdating sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, magandang tingnan sa mga oras na ito na marami ding pagkakataon sa buhay natin, tayo din ay nagiging si Judas. Tuwing kailan po ito mga kapatid? Sa mga pagkakataong ipinagpapalit natin si Jesus sa sariling kasiyahan, kaligayahan, at minsan sa maling pag-uugali. Nagiging Judas tayo sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Nagiging Judas tayo sa mga pagkakataong tayo ay tumatalikod sa Kanya. Mga kapatid, wala naman pong perpekto sa mundo. Lahat may pagkukulang. Lahat may pagkakasala.
at lahat, marahil ay naging si Judas na kay Jesus. Pero marahil ang katanungan natin, bakit pa kaya pinili ni Jesus si Judas? Alam niyang ipagtatatwa siya. Alam naman niyang sa huli, tatraido rin siya ni Judas. Pinili marahil ni Jesus si Judas dahil alam niya na kahit sa huli-hulihang pagkakataon ng buhay ni Judas, binigyan niya pa rin ito ng pagkakataong pumili. May kalayaang pumili si Judas. At ang pagpili ni Judas ay pagpili doon sa mga kalaban ni Jesus. Ganyan kabuti ang Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon. Ang bawat isa sa atin, binibigyan niya ng kalayaang pumili. Pero ang tanong, ano po ba ang madalas nating piliin? Sino po ba ang madalas nating piliin? Mga kapatid, kahit na si Jesus ay Diyos, nakaramdam siya ng sakit nung siya ay tinalikuran. At marahil sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, nasasaktan din siya sa mga oras na tayo ay nagkakasala. Pero ganun pa man, mga kapatid, mas malaki ang awa at pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos sa atin kaysa sa mga kasalanang ating nagawa. Ang hinihintay lang sa atin ng Panginoon, piliin natin siya. At sa pagpili natin sa Kanya, tatalikuran natin ang buhay na mali. Tatalikuran natin ang buhay na makasalanan. Mga kapatid, ilan po ba sa atin dito ang nakatanggap na ng sakramento ng kumpisal? Ilan ba sa atin dito ang humihiling ng kapatawaran sa Diyos? Lumapit ka lamang at ang Diyos ay magpapatawad. Bakit? Dahil mas malaki ang pagmamahal ng Diyos. Mas malaki ang awa ng Diyos. Mas malaki ang pagpapatawad ng Diyos kaysa sa mga pagkukulang at pagkakasala natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hilingin po natin yan sa mahal na pong Jesus Nazareno. Nagabayan niya tayo sa mga ginagawa nating pagpili araw-araw. Nawa, ang piliin natin hindi ang masama. Ang piliin natin, huwag itatwa si Jesus. Ang piliin natin, sa lahat ng oras at pagkakataon, ay walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating panalangin, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin
na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisan, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ninyong banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasakasalukuyan na sa pagkapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagkapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ating Diyos ay tunay na mapagpatawad at mapagmahal. Lumapit tayo sa Kanya sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus. Siya ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsama lang naman ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Forever.
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.